Hello po, good morning. Welcome po sa Edna's Lutong Bahay. Sa Edna City po tayo. Ipapakita ko po sa inyo, de-demonstrate ko yung mga lulutuin natin ngayon. Yung kumakain ng binubuan, chicken asado, pork steak, yung nirequest ni at saka dried shrimp. Ilalagay natin siya sa pinakbet. Mag-start na po tayo. Hindi na po kayo. Huwag po kayong bibitaw ha, sa limang recipe natin. Makita nyo talaga kung paano yung mga sumusunod na nilalagay ko yung ingredients. Hindi na po kayo. Dry muna tayo ng ano ng bawang natin. Ito ang pakitan ng bawang sa kanila. Yung mga ready na po. At tayo mag-uumpisa na. Pupunta na po tayo dito sa kusina. Lapit mo ng konti, ha? Para nakikita nila. Yung ginagawa ko, ano din mo, ha? Meron siyang nag-dry. Meron siyang natirang hindi nag-dry. Okay. Baka masuk. Ang po kayong bibitaw mga viewers ha. Sa katulad po ng sabi ko or palagi kong sinasabi na kailangan maraming ano tayo onion. Maingay po ano kasi ang ikeri natin harap ng ano eh harap ng kalsada. Yan, slice lang natin ito ng cubes. Ang lulutuin ko po ngayon, ano, dinuguan muna. Kasi yung mga late na mga be-breakfast. Dinamihan ko po ng ano, na mantika para kasi medyo ipiprito natin ng konti yung pork natin. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong iluto sa dinuguan. Yung iba, malaman loob. Yung iba, ulo ng baboy. Yung iba, pata. Sa amin, pag may mga fiesta doon sa Pampanga, ang ginagawa nilang dinuguan yung spare ribs at saka yung ulo ng baboy. Ito po ang gagawin ko, pigi. Kasi dito sa karamihan ng suki namin sa may Pinesville subdivision, ano sila, mas gusto nila yung malaman. Tingnan nyo po, ang daming bawang para mas masarap siya. Hello, hopefully.
Mapatay yung luto ko, ay? Oo, ma'am. Tumunod ko na po yung onion natin. Hi daw po, mami. Si May Queen. Ha? May Queen, hi daw po. Hello, May Queen. Welcome sa Edna's Eatery, Edna's Lutong Bahay. Sabi nila, bakit ko daw tinuturo yung niluluto ko? Hindi lang. Kasi ano to, yung ministry din ito. Para yung mga gustong magnegosyo na sa ibang lugar, at least meron silang pangkabuhayan. Ito na po yung 2 kilos na karne ng baboy. Dinamihan ko po kasi nga lockdown. Ang hirap ng sasakyan. Nagre-renta ako ng sasakyan pag namimili ako. Kaya ito, ano, na-freeze ko. Dinitrost ko na po kahapon. Meron pa siyang konti naman. Kahit inugasan ko na. Medyo matigas pa yung iba. Dali lang po. Kukuha tayo ng mga panisaho. Yan natin siya na kasi. Black pepper dito. Yan lang natin siyang mag-isa-gisa ng tonsi sa mantika. May ano pa siya, may protein pa siya. Mamaya pa sana natin lulutuin po eh, kaya lang, ano, wala na tayong ulam. Maubos na. Pakita mo yung lulutuin natin, iba, ah. O, yan ang, eto, binibenta namin yan. Naka-display na yung iba. Ano? O, mamaya. Mamaya, iluluto natin yan. Chicken asado, kukuha tayo. At saka chicken. Chicken asado at saka chicken sinigang, inuluto natin yung iba dyan. Pag nagluluto tayo ng linuguan, o kaya may mga asing, huwag nyo munang lalagyan para madaling lumambot yung karne natin. Anong gagawin ko po? Palalambutin na natin siya, lalagyan na natin siya ng water. Ito po yung siling panigam. Dito na naman tayo, an? Ang sunod po natin, yung favorite ni, yung request ni Nob Ember, o kaya Nobby Layos Lobusta. Eto na Nobby, yung pork steak. Thank you.
Kailangan po ito manipis. Kasi pag makapal, hindi siya kagad maluluto. Pero pag gano'n siya, pag deep ang luluto ninyo, kailangan i-pressure cooker nyo. Pero pag ganito, pork lang siya, kahit hindi na kasi manipis niya. Manipis na siya. Gagawin natin, i-slice natin siya. Kaan, tingnan nila yung slice ko. Medyo pumupuro na yung ating mga kusin nyo. Kayo po kung anong gusto nyo i-slice, yung mas maliit pa, o katamtaman lang. Hi daw po, Mami. Si Kimberly. Hello, Tengla. Kimberly. Stay tuned lang, Kimberly, ha. Stay tuned ka lang, ha. Tapusin natin, Kim, limang kutahe ito. Matagal lang dito yung pag-i-slice eh. Pagluto na ito, pagluluto, mga viewers, ano sila, ano siya, mabilis. Pag maramihan, dapat ang mga kalan natin, may heavy duty tayo. Dapat mga heavy duty ang mga kalan natin, kapag i-carry ka. Ganyan po ang pork eh, may buhay. Pero pag tuloy-tuloy na yung buhay. Tayo tuloy-tuloy. Kaya nagla-live stream tayo, mga viewers. Yung cut, palagi siyang cut para live stream para nakikita nila yung pagkakat tsaka kung ano-ano yung mga ingredients na sunod-sunod natin nilalagay. Sa panunood nyo, mas lalo na sa mga mahilig magluto. Sa slice nila dito eh. Ako tama lang, depende sa ano, nasanay na kasi yung mga. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kaya tanong klaro. Saka malambot ang karne. Hello, Maitlin. Hello, Ate Marlene.
gamit ko po ito, siyang nagbigay. Thank you, Pinsan. Marami po siyang gamit sa kusina na ibinigay sa akin ay pinamanan niya. Mga imported pa po yung mga gamit natin dito. Itong chopping board na to. Isipin ko bang makarating pa dito galing sa ibang bansa. Pati si Annalie. Si Annalie. Big, hello. Miss Annalie Big. Thank you sa mga niregalo mo yung mga gamit sa kusina. Maraming salamat. Mami, hi daw po. Hi daw sabi ni Gracious Vlog. See? Gracious Vlog. Hello, Gracious Vlog. Vlog na vlog. Ano? Stay tuned ka lang, ha? Suportahan mo ako. Yun, pwede na natin sa gilid. Mag-like na tayo na. Ating malalaki ng mga onions, pero tigo 100 grams ito para masarap ang luto na. Yung sikreto din ng masarap na steak, yung ano, yung marami siyang onion. Meron na siyang red onion, mamaya lalagyan ko kasi ng white onion. Abangan nyo lang po. Para maglasa siya. Maganda ito yung kinukubes na maliliit para matunaw siya kagad. Sipsipin siya kagad ng karne. Dito na naman po tayo sa isang kalan natin. Muna natin itong ginuguan natin. Kung okay na siya. Sa karne kasi, wag naman yung sobrang lambot. Parang pangit naman na. Dapat yung tama lang. Gisa na po natin itong ating pork steak. Hello, Novi! Wala pa ba si Novi? Wala pa, Mami. Dad! I-text mo si Novi, ano mo si Novi kasi ito ang inaabangan no, niya. Oo, sandali. Nagpapasend si Juan ng link. So, ito na yung ginrind nating bawang. Noon kasi, nung nag-start ako, nandito yung sa Edna City rin, bawal magbukas noon, kaya hindi ako nakakapag-grind. Ito, oh. Ngayon nakakapag-grind na ako. Mas maganda siya pag pino-pino. Pag sobrang pino yung bawang, uunahin nyo yung onion. Para ano, para hindi siya nasusunog. Ngayon, pino-pino yung garlic natin. Para sabay silang maluto. Makakadalawang luto na tayo niyan, mga viewers.
Sabi nila meron na, dapat may net ako sa ulo. Eh sobrang init. Apat ang burner ko dito. Hindi kaya ng power skill na kanit ako. Good morning daw, Mami. Si Artie Chisik. Stay tuned ka lang, ha. Tapusin natin, ha. Suportahan mo. Kailan lang natin mag-golden brown yung bawat. Ilipin muna natin ang dinuguan natin. Let's connect the money. Thank you, ha. Si Artie Chisik. Oo, kamo. Ikokonik kita pagkatapos nito, kamo. Mamaya, RTC, ikokonik kita. Tatapusin lang natin ang ano natin na to. Magsabagay, makikita ko naman lahat ang ano, ang mga friends ko niya. Yung nakikikonik sa akin, pag binuksan ko ng workshop natin. Tatapusin lang natin to kasi itipin ako to eh. Yung di, ano, live stream natin, ano, tikman ko kung malambot na. Pwede nang ilagay yung dugo. Ganito ako dito, sabay-sabay. Ilagay na natin yung pork na yung slice ko kanina. Pag sa eatery, tansya-tansya tayo dito. Hindi ka tulad sa ano, yung pinipresent kong pagkain sa inyo, talagang tamang-tama ang taka, dahil mo sa bibigyan. Tatakpan ko rin siya para mag-review siya. Ito na yung Vladimir natin. Lalagay ko na siya. Alam niyo po ba dito sa Baguio, dito sa Highland, mahilig sa masabaw ang tao kasi malamig. Hindi katulad natin na tayo mga lowlander. Hindi tayo mas pagdinuguan, ayaw nating masabaw. Asado, ganyan, like ng ganyan. Ang masabaw lang natin, mga sinigang, ganyan. Pero dito gusto nila kahit ano putahe mo, gusto nila masabaw. Yun nga po, dahil nga sa, siguro sa lamig ng panahon, gusto nila. Ani, ano mo muna, anat ako'y magiging ano. Tignan natin ang ating photo stick. Meron din sikreto kaya hindi ka masusunugan dito, mga viewers. Kapag kailangan ng aluin yung isa palutunan, hinaan mo lang yung mga kalan na iba para hindi ka nasusunugan. Lagyan lang sila sa pinakamababang ako. Aluin na natin ang ating binubuan. Ano pag ano ang pagpalapot dito ano? Cornstarch, tatayin ko siya ng konti kasi gusto nga nila magsabaw. Hintayin lang po natin maluto itong dugo. Ibig sabihin pwede na siya. Lagyan na meron na lalagyan na natin siya ng ano. Sabagi pwede na rin ilagay yung cornstarch na dito ngayon para maluto na siya. Gusto rin yung tatang tanaman.
natin. Ito mga ano natin. Ito nang makakalimutan yung suka. Ito po depende sa culture ng tao. Dito iba ang culture nila sa pagkain. Gusto ayaw nila yung masyadong maasim sa ginuguan, kaya hindi ko siya masyadong dinagdag. Asher Booktube, anong menu daw, mami? Sino, Pastor Asher yan. Pastor Asher. Hello, Pastor Asher. Ang menu natin ngayon, ano, pork dinuguan, pork steak, chicken asado, chicken sinigang, at saka pinakbet na may fried na maliliit na shrimp, Pastor. Pastor, tapusin mo ha, suportahan mo ako ha. Mamaya, na lang ako makikikonek pagkatapos ng live stream natin. No, Pastor? Ganito, nilagyan na natin siya ng cornstarch, paluto na. Huwag niyo po siyang hahayaan, masusunog siya. Kailangan, ano, tuloy-tuloy lang ang halo, kaya hininaan ko to para hindi siya naman, para hindi siya masunog. At the same time, ano, overlapping ang pagluluto, ano, para madali tayong matapos. May handaan daw pala, mami. Ano po, Pastor? May eatery ito, Edna's eatery. Sa Edna's lutong bahay. Titinda po natin siya ngayon kasi konti na lang ang natira nating ulam kahapon eh, Pas. Dito rin kami nagsiservice. Pas, dito rin kami nagsiservice pag Sunday. Pakita mo nga yung harap natin. Ayan, Pas, diyan kami nagsiservice pag Sunday. Monday to Saturday, eatery siya. Ang nilapit mo, ano? Para lang. Ano, taas lang, ano? Baka masagap mo yung pututok siya. Malapit na siya, mga viewers. Titikman ko na siya. Medyo matabang ng konti. Dagdagan natin ang asin. Natin siya ng seasoning kasi alam nyo naman. Galing daw, mami, sabi ni Ash. Salamat pa sa appreciation. Kanya-kanya yata tayo ng passion pa siya. Ito ang binigay na talent sa akin ng Lord Pastor. Ito ang kinabubuhay namin dito. Physically. Nag-message si ano, Pastor. Si Ate Carmelita. Yun lang daw niya nalaman. Papatikim ko sa ano natin. Actually, ang taga-tikim ko yung ating ano, yung ating nagbibidyo ngayon. Kaya siyang namamayat eh. Tikman mo nga. Tama na. Okay naman. Okay na daw siya. Pwede na natin siya miserve. O diba, subscribe lang po, tsaka views, marami kayong matutunan dito. Kumbaga sa laro, mas panalo kayo sa akin. Hindi na kailangan magbayad ng kulinary. Dito na. Okay. I-serve na po natin siya. O anpa, close up mo. Ito yung ating naluto na pong dinuguan. Yummy, yummy.
Huwag po kayong aalis ha. Stay tuned lang po ha. Meron pa tayong apa na lulutuin. Na ano na ba si Nobby Gabsat? Request niya? Naka-online na? Hello Nobby! Ito na siya! Ito na po siya. Stick na po, hindi pa yata naka-online si Bobby. Lagyan lang natin siya ng salt. Tsaka black pepper po. Masyado ha, huwag yung iitim siya, pangit na. Yung pantindan nyo. Dagdagan po natin siya ng water para lang mambot siya. Ang chicken mas madaling maluto eh. Kalambutin mo. Kuha pala tayo ng ano? Ang kalamansi kapag nag-yellow na siya, ito po yung tip ko sa inyo ha. Para hindi niyo siya itapo no mabulok siya. Iyano niyo lang po yung sa tamang lulutuin niyo, halimbawa 1 kilo ganito ang kailangan na kalamansi. Ipigay niyo, ilagay niyo sa plastic tapos lagay niyo sa freezer para pag kailangan niyo siya hindi na kayo kailangan magbawas o magdagdag. Eksakto na siya. Halimbawa, 1 kilo. O, may eksaktong sakap na 1 kilo ng kalamansi. Ganun po. At least, hindi sayang, di ba? Hindi siya nabubulok. Ganun po ang ginagawa namin dito. Lagi
lagyan ko na po siya ng seasoning. Para, ano, kumari lang po yung kailangang mga sahog na hindi siya masusunod, katulad ng tomato paste. Halimbawa, chicken na sa amin. Nagluluto-luto po kami dito, tigto 2 kilos. Naku, na-advertise na naman si Magnolia. Ito, hindi ako nahihirapan sa pagkuha sa palengke, dinideliver na sa akin. Dahil na ngayon lockdown, ang hirap. Kasi yung pamasahin mo pa, kung ito lang ang bibili. Kaya nagpapa-deliver na lang po tayo. Press pa siya. Tanggalin natin yung baga ng chicken kasi madumi ito eh. Chop na natin siya. Yes, so pagus pa ito. Dali lang mga viewers ha, hinaan lang natin ito, tignan natin. Okay, halo ko po, sabay-sabay ano po, kasi itiri nga ito eh. Mag-ano ako ngayon, ano ako ng patatas, kakunin ko muna yung patatas. Ito, magtitimbang po ako para kapag ang gagawin nyo pala na pag business kahit sa bahay din, kailangan nyo that yun din ang ilalagay nyo yung gulay. Nakasukat din yung karne, nakasukot ang mga gulay na ilalagay nyo. Nakikilo siya para hindi kayo nalilito sa araw-araw. Para hindi po kayo luluto nyo. Isusulat nyo siya, lalo sa mga beginner. O, limbawa, isang kilong, ako nilalagay ko, isang kilong pork steak lang, 3.5 na potato, kasi gusto din nila dito, mga gulay, kasi karamihan sa Pinesville, mga Ilocano sila, at saka pagda sila, may hilig sila sa gulay. Pagkakaan natin. Nag-usap ko siya. Baka po biglang lumambot yung ano natin, pork steak. Ngayon, mahal ang patatas dito sa Baguio. Ang benta namin, 80 per kilo. Pag bumili ka ng retail, mas mahal mo siyang mabibenta. Ang ginagawa ko, 10 kilos. Para mas mabilis. Ayun, or mas mura mo siyang maibenta. Kasi pag retail, mas malaki ang pato mo. Saka dinadagdagan ko na talaga dahil lockdown.
Kailangan mo, bed, pag bed mo gamitin mo lang isang linggo, bilhin mo na. Kasi yung pangupa mo ng sasakyan, tapos magkukonvoy ka pa, 100. Tapos pagpunta ka sa town, may isang sasakyan ako, 50 pesos, bali 350, ang laki na po nun, ano? Kaya lang wala tayong choice kasi yan nga eh, dahil lang. Nalang meron akong friend na nasa sasakyan kapag papunta ako sa town. Tapos yung nag-initiate sa akin, yung mga kids nang nag-attend na kids dito sa church, yung mother nila mabait yun. Siyang nag-initiate na sasakyan ko pag mamamaliki ako. Nalagay ko na po dito para minsan na yung dumi. Meron pa bang nanonood sa atin, han? Ay, meron pa. Salamat po, ha. Meron pa man. Dalawa lang sila. Oo, nagandang iba-iba lang yan. Marami ako yung main. Matagal lang dito mga viewers yung pagbabala natin eh. Pero pag ano, okay na yan yung pagluluto natin. Ang kasing assistant ko dito, siyang umahawak ng ano natin eh, ng camera natin. Kaya mag-isa ko. Andito pa ako, sabi ni Pastor Asher. O Pastor ha, huwag kang bibitaw pa sa... Si Pastor kasi... Ano siyang taga-tinda pa? Yung taga-balat ko, nag-ahawak ng camera. Taga-invite. Di ba niya para alam ng beginner ko paano yung sunod-sunod. Pag nagbabalat ako ng ganito, ugasan ko muna bago ko i-slice para yung ano niya, yung starch niya doon na malalagay sa ulam kesa sa i-slice mo tapos ugasan mo yung mga yung starch na yung starch na natatapos. Kuha tayo ng pang-slice. Saan mo na ilagay yung slice ay ito. Ito po. Alam niyo po, para may design siya, bili kayong ganito. Mura lang to. Yung slice. Itong chicken na to, at least malinis. Linis naman na siya. Ganito lang po siya. Tingnan nyo po, di po ba ang gandang tingnan? Ano siya? Sana minsan makapasyal si Pastor Asher dito. Na Pastor.
Sinadyam ka. Oh, ito na po siya. Yan po, tingnan natin itong ating karni. Pwede na po natin ilagay yung calamansi juice natin. Yung pork steak po, oh, dapat medyo lutang yung asin niya. Lutas lang talagang pork steak yan. Yung lutang yung asin niya. Siya, oh. 1 kilo lang to. Tukman natin siya kung malambot. Pwede na natin ilagay yung puti. Pan natin sa ulit para maluto siya. Prepare na natin yung manila, yung white onion. Maganda kasi mayroon sa white onion. Nakapagpapasarap din. Yung iba nilalagyan nilang toppings ito eh. Ako nilalagyan ko ng toppings, nilalagyan ko pa siya ng makalo. Para ba yung sa lutok, lutok nila hinalo ko na kato. Nag-send ng 2 hearts si Jasabel, Mami. Hello, Jasabel. Thank you sa hearts, ha. I love you, Jasabel. Sayang kasi ito, oh. Nagkaano na siya, nagka-ispa. Wine lang natin siya ng strips. Inaano ko po ito, sayang kasi isa sa mata ko, no? Diba pwede pa siyang gamitin? K-drama updates. Watching while working. Ay, thank you, ah. Ang K-drama updates. Oh, hello, Mr. Or Miss or Mr. Drama updates. Salamat sa support mo, ah. Ito. Tapos na yung ano, yung pork dinuguan. Ito naman, pork steaks. Pag medyo malambot na si potato, pag malambot na si potato, ilagay na natin itong white onion. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang ganyan ang toppings na pa kahit meron na dito ganyan. Panglagyan natin ng corn starch. Ang corn starch, huwag niyo muna siyang ihahalo kung hindi niyo gagamitin kasi ang hirap haluin pag nalagyan na ng tubig, matigas na siya. Kaya kung gagamitin niyo na siya sa ulam, doon niyo lang siya ihahalo. Thank you.
Ito na, Nobby. Sa bagay, makikita mo rin ito sa YouTube eh, kung hindi ka man nanonood ngayon. Okay na siya. Pwede na siya ni Sir. Ito na siya mga viewers, so yung ating nalutong pork steak. Hindi, ito konti lang ang inano ko, 1 kilo lang. Kasi pag madalas magsasawa sila. Pero yung dinuguan, ewan ko, wala silang sawa. Favorite nila. Maraming 2 kilo ang niluluto ko. So, may serve na naman tayo. Ginagawa ko. Hello, Jasa. Thank you sa support. Yung mga bago ang nilalagay ko sa harap. Si Lynn and Win Vlog. Hello, kainan na daw. Oh, hello, Lynn and Win. Halika na kayo, kain na tayo. Nasa Edna's Eatery kami. Ano, ibebenta ko ang mga to. Stay tuned lang, ha. Ito, chicken asado na to. May value meal daw po ba, mami? Sabi ni Pastor Asher. Yes, Pastor, may value meal tayo. Meat to meat, 60. Meat gulay, 50. May kasama pang soup yun, Pastor. Kaya ini-invite kita dito eh, para matikman mo. Saan pa kayo, mga viewers and friends? Isang video lang to, ano, apat na yung lulunin natin. Nagsisibili yung mga viewers sa mga niluto natin. Para pakita mo nga yung bumibili. May bumibili na. Sabi ni K-drama kami, this is Debs, pala sis, just to let you know. Debs daw ang pangalan ni K-Drama Updates. Hello Debs, ang ganda pala ng name mo. Stay tuned ka lang ha, supportahan mo ako kapag.
friends natin ng komenta ko sa kanya, sa kanila na sa matanong ako eh. Hi, Sis Edna daw, sabi ni Jane Estash. Football, lima to, lima. Hindi mo na lang dinaan yung ano. Kaya mga friends mong nagbi-business. Meron pa tayo yung corn dog, hindi pa lang tapos. At saka Sister Jane, ano, friends prize. Mamaya pwede na yung friends prize, i-upload ko sa video. Wala pa rin. Pero malapit na. Kasi busy ang ating master in computer. Kalahating chicken pa para 2 pieces siya. Usap mo ah. Para nagbibigay. Alam niyo po ba, 13 years old pa lang ako. Sinasama ako ng tita sanik po sa mga handaan. Nung 13 years old ako, unang natutunan kong lutong pang-okasyon. Si Jasa. Nag-comment na daw si Jasa dyan. Malapit na po tayong matapos mag-slice. Tapos na pinagpalatan natin. Nalata yung bell pepper natin. Mas masarap kaya siya. Parang yung laurel. Alam niyo po yung dahon, laurel. Di ba tuyot yun? Pero masarap siya. Ganito rin sila. Basta wag lang silang bulok. Tinatabi ko po yung mga buto para maitanim natin sa ating mini garden. Pagtag-ulan na kasi niyan, mahal na
lahat ng bibihin eh. Natin may inaani tayo. Meron na akong binili nito eh. Mga paso. Elmer Yalom. Hello, ate. Potol! Tingtong ka ni Arian Mene. Kapatid ko yan. Oh. Ang tawagan namin, Paul. Oh. Yan ang best friend ko. Ang dalawa ang close mo. Kaya mo nagsukweso sa atin. Ang love life niya. Yan ang tagtaklaw sa lero mo yan. Ang mga simbol pa kami. Sa iteri kasi maramihan. Kapag nagluluto ako, halimbawa gagamitin ko pa yung kawali, hindi ko siya sinasabon kasi malinis din naman eh, para hindi lang siya pagparin ng lasa ng niluluto natin at saka didikit siya kapag inaano ko lang ang isa. Ganito lang po kasi ulam din naman yun, hindi naman yung madumi. Iwan na ano na sabon. At least ito, safe ito. Ito, manggigisan na tayo. Yung mga pinag-aaluan ng pork steak, asado, kaldereta, hindi ko na inuugasan kasi hindi naman siya tinubukan, mahingit din siya, mahalin sa ano. Basta malinis lang. Ang importante, malinis. Akala ko hindi ka na makaka-online kami na pakikaibigan. Ay, ito paborito mo to, Aki, chicken. Kanina dalawang pork lang niluto ko, dinuguan at saka pork steak. Ngayon chicken asado. Paborito mo ang chicken, alam ko. Ha? Hello, Miss Deborah Oyago. Steak lang po, nandito na tayo. Limang luto ko, naluto na yung dalawa. Nandito na tayo sa chicken asado. Samahan nyo lang ako. Mukha ko, Diyok. Package ang luto ko na to, Agi. 5-in-1 video. Ang mga gustong matutong mag-
kalimutan kitang napagod ako, pumunta ako ng town. Nagbayad ako ng mga bayarin, pero mamaya agi ko call kita. Ang bango-bango agi. Para siksikin ang lasa ng mga meat natin. Kompletuhin nyo na yung ano, yung sahog niya. Agi, tamang-tama sa iyo to. Wala siyang cut. Makukuha mo to. Dire-direcho. Kailangan kagandahan ng live stream. Sabi ni Pastor Asher, mami, ang sarap pakinggan ng bawat sagitsit. Isan kita dyan, Pastor Asher. Pasyal ka dito. Lapit mo. Pasyal ka dito. Teka lang, ano, kukuha lang ng, ano, ng kalamansi sa, si aking camera woman. Ano? Hindi, sige siya na. Close up mo siya. So, mamaya lagyan natin ng water na para lumambot. Pinahalong-hali ito. Siksikin na yung mga ingredients natin. Okay. Exacto siya hanggang lumambot siya. Tansya-tansya lang kasi pag sa dairy kasi nakasanayan din siya. Tayo ng mga ingredients niya. Ano dito? Tingi pang 3 potato. Tinitimbang-timbang ko na. Mga pa.
nandiyan pa si Elmer. Siguro, ma'am. O, John, may pa, nangapampangan na po ako. Kaya kabibili, John, nandiyan tayo eh. Sabi ko, tapusin na. Piler namin, hindi ako sanay. Hindi ako sanay. Hindi katulad ng nauna kong piler. Matalin nyo. Sandali, tapos ang bala ito. Yung pag-lunch na. Tapos gustong-gusto ko po yung ano eh, yung take-out kasi malang tubig dito, 35 pesos per drop na malaki. Wala pang hugasin na pinggan, tuwang-tuwa pa si Ad. Isang naligaw na dalahibo. Tamang-tama, ano? Kapag kayo, kasi sa harap kami ng daanan yung mga sasakyan. Ay, may bumibili ng saluyo. Malapit na, malapit nang matapos pa yung slide. Tingnan mo nga yung ano natin, tanggalan mo ng takip, ah. Kung okay siya. So, i-ano mo, pakita mo sa kanila. Yeah, yummy! Ulit ha?
Kita po halo po sa halo. Pas, ang gagawin ko na lang sana pa mag-model na lang sana ako pa. Pero hindi pang model. I-present natin dito para maengganyo na lang ang mga nanonood pa, hindi matutuwid nang pati. Hindi po tubig. Hindi ko makita. Madilim daw po. Nakikita mo, An? Nakikita. Agi, salamat sa suporta mo. Ang set player din siya, inip na inip ako. Kami, tapos na ang aming pagtatanim. Nainip ako, sabi niya, tuka, sabi niya. Siya. Malapit. Alam niyo po ba?
Karamihan bibili dito, Pangasinan at saka Ilocano. Narin namin, kaming mga kapampangan at saka Highlander, mga Yuguros na kumain. Dati konting gulay lang dapat yun. Dinagawa. Sabi ni Pastor Rasha, Mommy. Ana dito. Ano? Kain na tayo, kain ka na. Pas, sabi ng lockdown, pwede ng church, ikaw daw ang mag-speak. Dapat third week ng May siya, kaya lang na lockdown tayo. Pas. Dito si Pastor Rasha. Yan, ano na niya. Tatatakan niya na ng red ang kalendaryo niya. No? Ito yung kalamansi. Pangsahog natin. Tomato paste. Pag may bibili, bebentahan ko siya. Okay. Malapit na siyang maluto. Pagluluto ko, hindi minsan na matututunan mo eh. Kung may master, hindi mo passion, hindi ka magtsatsaga, masama. Natin yung brown na squash or kalabasa kasi malagkit yung masarap siya. Ano siya, malagkit siya tsaka medyo malapit. Kaya pag namimili ako dito, talagang pili ako pili yung mga brown na kasi madaling madurog ang dito. Alam, mahirap siyang islicing kasi maligat siya, mga kulay. Nagluluto ko daw ang loaf kay Chow.
tingnan muna natin ito. Baka manibang tayo sa kaislice, masunog siya. Oops! Eighty lang, ano siya, malaman siya. Tatanong. Pinagtatanong ng money na fresh. Yung panglaga. Tikman ko po siya. Aking taster po si Ate. Ito po yung pag-hike ka. Siya po ang aking tagay-slice. Kapalad ako, ang ano ko, ang sidekick ko, Miss Tisa. Meron na naman po tayong naluto. May naluto na naman tayo. Chicken masala. Bago natin ituloy si pinakdik, ilagay ko muna sa lalagyan siya. Naku, wala na yata tayo. Tapos maghugas pa na ang lalagyan. Ito po kailangan talagang sabunin kasi madumi siya. Naubos na yung ano niya. Naubos na yung laman niya. Aamuin po natin siya. Baka may sabon pa, mga muli. Ganyan po sa lutuan. Pag ano, lalo na yung tita ko, yung nagturo. Lalagyan natin o paggigisahan natin kawali. Dahil na pag sinabon mo, ano, baka may ano pa siya, didikit siya sa Rodina Uyag. O kang bumitaw. Sayang, hindi mo dinaknan yung iba. Pangatlo na to. Ito na yung pansandok natin. O, ito po siya. O. Lusa mo nga. Para matangin. O, Rodina, ito na yung chicken asado natin.
mga buto na to, itatanim. Sa tag-ulan, ano, mahal kasi ang mga, lalo na yung bell pepper, pero maabot ng 3 feet. Chicken asado. Ito paso. Ito yung ating chicken asado. Isiserve na po natin. Tapos pakinggan naman itong ano. Itong hello. Sunod na natin yung ating nabasa nito, lakit-lakit. Favorite ni Aneto eh. Itong aking mga sista. Hindi po pwede nyo itanim itong buto ng kalabasa na ito. Tutubo na siya kasi maligat po ano, pa yung mga nagtatag. Maligat yung buto nyo. Ay yung laman nyo. Twisty. Hello, Christine. Hello, salamat sa support. Naku, hindi mo na dinat na yung tatlong luto natin. Ito, pang-apat na ito. Ano? Fried shrimp o na pinak at saka ang hirap ng balatan. Parang buwis buhay ko ito eh. Si Anang ano dito eh, expert. Kaya lang nag-aano siya eh. Nag-video siya sa akin eh. Siyang taga-balat ko nito. Kailangan tanggalin natin yung ano yung malagkit ito, yung balat matigas kahit maluto na. Parang ano siya, nakaka-estorbo siya sa pagkain natin. Kaya kailangan na natin siyang balatan. Pero pag hindi siya brown yung green na kalabasa, kahit isali niyo yung balat niya. Gladie Grace, hello po. Sarap po ng niluluto niyo. Ay, ito si Christine. Smiley. Nag-smile siya sa'yo, mami. Hello. Stay tuned lang ha. Tapusin natin.
ginawa, ginagawa namin yung guy. Pabili kasi yung pinaka-tito. Masarap daw. Maliliit kami ng kain ni Ann nito. Kasi nagde-demonstrate kami, di ba? Kahit magutom kami, basta manood lang kayo. Okay na sa amin. Madami kasi ang lulutuin natin eh, kaya isang buong kalabasa ang hinang natin. Ito pag binabalatan ito, buwis-buwis. Ang tigas-tigas. Misa nasa kagam siya ang nag-video. Kasi hindi na kami pwedeng madagdagan, mahina po ang tinda. Tsaka karamihan kasi take out naman. Kaya konti lang ang inuhugasan. Kaya si Ann lang ang ano, ang kinuha ko kasama. Malaka.
malakas ang kuan nila sa madaling araw. Sana mapadood niya. Hello. Wala, hindi daw siya makapanood ngayon dahil mahina. Makikita naman niya sa YouTube pag naka, ano na, naka-upload. Si Nanay Angie Cobrella. Yan ang matyaga po namin. Nanay, nung nag-mission kami sa Misamis, siya ang tagalito namin. At saka yung nanay ni Gilbert. Hello po, Nay. Hello, sis. Very supportive si Nanay Angie. Hindi lang, ano, nakatutok kami sa evangelism na ako magluluto na eh. Kaya lang, Nay, busy eh. Si Pastor Arnold din. Pastor Arnold po. Kinaatin niya na Soledad at ang kanyang family. Kinusta po tayo. Tsaka si na Ninang Badu, tsaka si na Ninang Jo. Hello po. Sa wakas. Tigas. Hindi rin pwede hindi luto. Hindi masarap o pinakbit pag walang kalabasa. Sa wakas matatapos na rin. Pinawisan po ako. Slice. Slice him. Naman akong bis buhay sa kalabasan at unti ka. Pero masarap siya, masusulit mo yung lasa nito kasi maligat siya. Raquel, may nagtams. Naku, ang aking maganda ka na kiss. Harap ng bahay namin yan eh. Para siyang artista, ang ganda-ganda niya, si Raquel. Pang beauty queen, si Raquel. Ang bait-bait. Bait-bait pa. Natuwa ako kay Raquel noon eh, nung nagluto ako ng chicken. Niluto po niya. Kasi ang unang ano, chicken pastel. Sana maluto na ito para.
sa wakas, natapos din. Kagandahan pag ang kusina, pag paligod mo. Kasi siya, hindi ka masyadong bago. Mga lalagyan, tsaka lababo, pag paligod mo, lutuan na, mas mabilis. Ito yung technique ng pagpuputol ng sitaw. Mabilis. Sunod, talong. Ito mga ito, mabibilis na lang ito eh. Ayan, meron pa yata siyang sira. Oops. Masira ang talong natin ngayon kasi pero mas maganda yan pag ang gulay ano, may konting sira siya, ibig sabihin hindi siya hindi na tsaka yung mga butas-butas na dahon katulad ng pechay kapag marami mas healthy tayo. Natin. Yung mga dati? Doon mama sa labas. Yung mga dati? Nagyan ko ng okra yung nabenta, kinabukasan lulutuin ko siya. Hindi ko hihiwain ang okra kasi kapag hiniwa mo siya ang sabaw niya, yung soup niya ganito oh, masyadong madulas kaya dapat wala akong makitang so may witsi eh, ito lang ganyan ko lang siya niluluto yung mga ayaw pwedeng ano hindiyan yung saluyot talagang madulas yun. Ito pwede pwede mong iluto basta wag mo lang siyang hihiwain. Mashi Duque. Hi, Ma'am Mashi here. Hello, Mashi. Hello, my friend. Taga-Aguilar yan. Kapatid ni ano yan? Ni John Lloyd Cruz. Manet. Alam niyo ba kung sino si John Lloyd Cruz? Si Manet. Ang gwapo-gwapo niya. Kahalip niya si John. Mashi, tapusin mo ha. Hindi mo alam na dapat na yung iba kong puto. Hi, din, ma'am! Sabi. Hello. Yung ibang tubig ka.
tinignan ko, sinabi ni Timmy. Kaya lang hindi na siya makakaluto eh. Kasi kinuha na siya nito. Maybe I can learn how to cook your recipe. Sino yan? Mashi. Oo ah, basta ano yun. Palagi mo lang akong panunuorin. Maganda yung life. Ganito ang gawin mo doon na, pinihin mo yung ano, yung sibuyas para madaling sipsipin ng ano, ng gulay. Sabi ni Mashi, Mami, basta lutong bahay, pampahaba ng buhay. Di ba, Mami? Oo, totoo yan. Basta lutong bahay, pampahaba ng buhay, walang preservatives na kung ano-ano. Sana hindi na maudating pa. Tamo para natikman mo yung lutong mo. Ikaw eh, may lahi kang yung dyan. Buto, itatanim ko yung mga to eh. Kasi mamahal ang mga ano niya, ng ano, pag dumiretso ang ulan, yung mga pansaw ko, tataas. Bagyo ba kayo daw, ma'am? Mashi. Oo, dito kami sa ano, Bagyo to, doon na, malapit sa PMA. Kapag pupunta ka, i-chat mo lang kami. Kay Pastor Bart to, kamo. Kay Pastor Bart to, wife ni Pastor Bart to, doon na. Pinanggilis ako ng pinakbit kasi masarap siya. Tilapia ito. Ngayon, kulang pa ng konti. Dagdagan ko siya sa ano natin. Nasabay ko na si yung dried na hipon. Sa kasi, hindi natin pwedeng lagyan ng karne. O kaya isda, mahal sila. Ito, mura lang. Nangungumpahan po ako dyan sa my lower Brookside. Ay, dito ka sa ano doon na, town, tapos pwede
yung best friend ko nag-rent din siya dyan sa Brookside. Malapit dyan sa Jehovah's Witnesses na church. Say home, you are the... Hello, Ibon! Kabayan ni Pastor, salamat sa pag-suporta niyo. Siya. Salamat sa pagsuporta. Si Ping. Si? Ping Lak. Si Kim? Ping Lak. So. Tim? Si Ping. Hi! O Peng! Huwag kang bibitaw, Peng, ha? Long time. Nabasa ang kamay ko tuloy. Kasi na... Oh, ang bango-bango na. Ah, pakita mo nga, ah. Yung mga hindi nakaumpisa ng panonood, sa YouTube, panoorin nyo lang po, magmula umpisa. Ilang luto na ba tayo? Chicken asado, pork dinuguan, pinakbet na may dried. Mamaya magpipito din tayo ng sinagot mo na yung tanong ni Miss November, ano daw pong menu niluluto niyo? Ay, naka-online siya? Miss November. Yung request mo for mistake at saka diba, hindi mo naabutan, hinihintay. Automatic naman ang ano yung pagtapos na kami sa ano, live stream, panoorin mo na lang sa YouTube. Sabi ni Ate Donna, Mami. Opo, Ma'am. Diyan ako, naka-base sa Baguio. Si? Si Ate Donna. Hello, Donna. Donna. Down lang po hoping this pandemic will... Walang bayo to bayo. Makabalik. Ito, ilalagay ko yung ginamos. Yung iba, alamang. Ang alamang sa... Samisamis Uyap. Silipikan daw, Mama. Bagok sa Kapampangan. Ang ginamit hapon alubebe sa Kapampangan. Siya ang nilagay ko, yung ginamit. Pag nagre-request ng pinigpikan. Si Ate Donna. Si Donna. Ay, favorite mo ba yun? Sige, sa susunod, di ano ko doon na lulutuin natin. Basta ikaw doon na nanginginig pa. Kaya lang, pag nirequest mo yun, kaya dapat sana matigit tayo. Promoter. Pinsyon niya na. Takpang ko muna siya para medyo lumambot. Pag ano na siya, hot cook na siya, lagay po natin yung na okra, sitaw, at saka hindi po siya ma-overcook. Dapat hot cook lang siya.
Tapos, pag nahapok na rin ang luto nito, tanggalin na natin siya habang umiinit ito. Ano siya? Alam nyo mga viewers, may mga bumibili sa kama madali ko, nakalimutan ko yung sibuyas. Lahalo na lang natin. Ano eh, sabay eh, nag-slice tsaka tagaluto. Siya. Tapos papili ng isda dyan. Ano ang ko? Luto ko yung isda. Akab. Isda. Anim na piraso. Nakalimutan mo? Hindi, kasi akala hindi ko nailalabas talaga sana eh. Kasi pangunap mo. Lahat na yan, yung nilabas mo? Yan na yun. Oo. Kailangan po lutong-lutong yung sibuyas niya. Sorry mga viewers, nakalimutan. Sign of aging na. Pwede na siya. Di bali, wala pa naman yung ibang sibuyas. Nakalimutan ko nang makalimutan ang sibuyas donut. Natarantangan ako. Half-cook na siya. Dati nilalagyan namin ang palaya eh. Medyo ayaw nila dito. Yun nga lang, baboy. Dito mix, ano na to eh. Ilocano na to eh. Ang uuwi. Ginigis ako ito para mas malasas. Prito pa sana akong isda. Sa bahay, marunong naman kayo. Prito lang, ano? Na hindi pa pala siya. Kaya ito na yung ano natin. Hello, Ate Merle De Quintos. Musta po? Taga-Aguilar din po yan. Naku, daming taga-Aguilar na nanonood ngayon.
Salamat sa suporta ng Aguilar. Stay connected po, Ate Merly. Ng semento kasi delikado makalan baka masunog siya kaya semento ang nilagay ko. Huwag po kayo mag-alala sa susunod ano na yan mga ating kusina. Naalala ko tuloy yung anak ko na pag ngayon, medyo masabaw kasi gusto ng taga dito masabaw. Bukas po kung gusto niyo talaga ng live screen. Live stream. Abangan niyo po bukas. Noong Monday sana, madami siya. Kaya lang, wala akong mag-video. Busy kaming lahat. Si Ann naghihiwa. Si Pastor nagtitinda ako, nagluluto. Kaya ngayon, konti lang ang luto ko. Tol, galing kinaninang Joy ito eh. Mga tinukpok sa Florida Blanca. Si Ate Tesiones, tagal-tagal niya nag-aantay sa Facebook. YouTube. Hello Ate Tesiones. Hindi. Kumusta po kayo dyan? Sa Facebook niya inaabangan. Saluwakan sina Ate Kate. Sina Reggie. Si Ate Emma. Si Ate Emma. Binabati ko din po ang diyan po kami nakapagsantin noon. Salamat sa privilege po. Nausap mo nga. Viewers, ito po yung ating nalutong linakber. At ibebenta. Cut.
tingin ano? Tingin niya. Yung iba po yung kahapon, alam niyo po ba? Kami, halimbawa bukas ang handaan. Ngayon pa lang po, binoboil na nila sa mga ingredients. Tapos, kinukompleto na nila pagdating ng handaan. Kaya yung niluto sa may kalamansi at saka suka, mas masarap. Salamat po mga viewers. Hanggang dito na lamang po. God bless us all po. Bye po. Si Gerald.